Alright guys, ang ating pag-uusapan ngayon dito sa video na to, isi-share ko lang yung solution ko tungkol dun sa Monty Hall problem. So anyway, siguro kung tatanungin nyo ang sarili nyo, ano ba yung Monty Hall problem na yan? San ba nang galing yan? Actually, sa US, merong game show na tinatawag na Let's Make a Deal. Lumang-luma na to, kaya siguro yung iba hindi na to naabutan. Halimbawa, eto si Monty Hall. Ang gagawin niyan, maglalabas siya ng tatlong pinto. At sa tatlong pinto na yan, yung dalawa may kambing at yung isa may jackpot prize na kotse. So halimbawa, meron tayong game show contestant. Tatanungin ng game show host kung anong pintuan yung pipiliin ng contestant. Halimbawa, yung contestant, pinili niya door number 2. Ngayon, eto syempre, itong game show host natin, mapaglaro yan eh, no? Magbubukas yan ng isang pinto na ang laman is kambing. Diba? Syempre, hindi naman pwedeng buksan ng game show host yung jackpot door, diba? So, halimbawa na lamang, binuksan ng game show host yung door number 1 at ang laman ay kambing. Ngayon, magtatanong ang game show host, are you going to switch or stay? Iniisip ngayon ng game show contestant, should I stay with door 2 or switch to door 3? So, ang tanong dyan ngayon, ano ang magbibigay ng mas mataas na chance na manalo siya? So, doon nag-originate yung tinatawag na Monty Hall problem. So, hindi ko na kayo bibitinin. Based on mathematical calculation, mas mataas daw yung chance na manalo ka kapag nag-switch ka ng door kaysa nag-stay ka doon sa una mong napili. So, ang tanong, paano nangyari yon? Kung gusto nyong malaman, continue watching this video. Bigyan natin ng dalawang katauhan tong player na to. Analyze natin. Let us say meron tayong player na kung saan kapag siya ay pumili, lagi siyang nag-i-stay. At yung isang player naman, ito yung kind of player na pag pumili siya, pag pinakitaan siya ng kambing, magpapalit na ng pinto. So kumbaga, i-analyze natin dito, sino sa dalawang player na yan yung mas mataas yung chance na manalo. Imagine natin, nasa game show tayo. Alam nyo kaibigan, kapag sinabing chance, lalo na sa mga ganitong klaseng laro, ang concept ng mathematics na talaga namang lagi nating kailangang isipin is yung concept ng probability. Well, ano ba yung probability na yan? No? Pag sinabing probability of an event, that is the number of favorable outcome over total number of outcome. So, para mas maintindihan ninyo yan, magbigay tayo ng example. Halimbawa na lang, tinanong kita, determine the probability of obtaining 5 in a single roll of die. Okay, kailangan alamin mo muna lahat ng possible outcome. So, yung pwedeng maging result kapag ginawa mo ang isang bagay. So, pag nag-roll ka ng isang die, di ba? 6 yung possible outcome. Pwedeng ang humarap sa'yo is 1, 2, 3, or 4. So, ibig sabihin, yung total number of outcome natin ay 6. Tapos, kung gusto mong kuhanin yung probability na lalabas yung 5, o ano yung nasa numerator, number of favorable outcome, bilangin mo lang kung ano yung outcome na gusto mong mangyari. So, sa case natin, di ba, isa lang yung number 5 dyan. So, that's why the probability is simply 1 out of 6. Yan yung probability na lalabas ng 5. So, ganito, yan lang din talaga yung concept nun. So, laliman lang natin. Okay, so, sabihin natin nandito mismo tayo sa game show. Sabihin na lang natin na tayo yung game show host. Siyempre, bilang game show host, ikaw mag-aayos kung saan mo ilalagay yung jackpot prize kaka yung dalawang kambing, no? So, halimbawa na lamang, yung game show host, nilagay niya yung kambing sa door 1 and door 2, tapos nilagay niya yung jackpot prize dun sa door number 3. Siyempre, itago na natin. Ibibuksan na natin yung studio. Papasukin na natin yung mga player. Unahin na natin yung player na talagang loyal sa pinto ang una niyang napili. Let us take the case of player who choose and always stay. Ano bang sabi ko sa probability, guys? Dapat kapag probability, alamin mo muna lahat ng outcomes na posibleng mangyari sa isang particular trial or experiment. So, sa case na to, yung ating trial or experiment is yung game show natin. Okay, analyze natin. Ano yung possible outcome? 1. Please select a door. Sumagot yung player. I choose 1.
Ang ginawa ng host, since alam niya naman na yung jackpot prize ay nasa 3, bubuksan niya yung door number 2. Tapos i-reveal niya yung kambing. So ngayon ganito, tatanungin ulit siya ng host. Halimbawa, tanungin natin, are you going to stay or switch? Ang sabi ng ating player, he will stay. Okay, i-reveal natin kung ano yung laman ng pinto niya. Oops, naku, ang lamang ay kambing, 'di ba? So ibig sabihin sa possible outcome 1 na pinili niya yung 1, talo siya. Ano pa yung ibang possible outcome? Possible outcome number 2. Please select a door, tanong ng game show host. Pinili niya naman ay door 2. Tapos syempre alam naman natin na sa 3 yung jackpot, no? Yung game show host, ni-reveal niya na kambing yung laman ng door number 1. And then he asks, are you going to stay or switch? Sabi ng ating game show contestant, I will stay. Okay, let's reveal. Ni-reveal niya yung 2 at yun na naman, kambing na naman ang kanyang naiuwi, no? Ngayon, blues na naman. O eto na, siguro sasaya na siya, no? Possible outcome 3. Tinanong uli siya ng game show host, please select a door. Pinili niya 3. Alam natin na nasa either door 1 or door 2 yung ating kambing. So, pwede tayong pumili ng at random. Say for example, napili ng game show host 2. Ni-reveal niya, kambing daw. Nagtanong yung game show host, are you going to stay or switch? Ngayon, ang sabi ng player, I will stay. Okay, let's reveal. Jackpot siya. And the player wins. Ibig sabihin, kung isa-summarize natin lahat ng outcome, yung unang possible outcome, the player 1 chooses door 1 and stay, anong resulta? Talo siya. Player chooses door 2 and stay, and yun naman yung possible outcome number 2, natalo uli siya. Sa pangatlong outcome, player chooses door 3 and stay, he wins. Ang conclusion dito sa player na hindi nagpapalit o yung nag-i-stay lang parati, there is only one way for him to win, and that is by choosing the right door at first. Iklas, ang tamang door is iisa lang. Kaya, maliit lang yung chance niya na manalo, and that is 1 out of 3. So ngayon, ganito. Ipakita naman nangyayari doon sa player who choose and switch. Yung pipili siya, tapos pag pinakitaan ng kambing, magpapalit. Tignan natin kung ano yung mangyayari sa kanya. Possible outcome number 1. Nagtanong uli yung game show host, please select a door. Pinili ng contestant yung door number 1. Okay, syempre alam naman ng game show host na yung jackpot prize ay sa 3. Kaya ang gagawin ng game show host, re-reveal niya yung laman ng door 2. Tinanong niya ngayon yung ating contestant. Sabi niya, are you going to stay or switch? And contestant says, I will switch. So ito yung maganda dito. Kada reveal kasi ng ating game show host ng isang pinto, isa lang naman yung pagpipilian niya pag nag-switch siya. Diba? O, ni-reveal niya yung door 2. The only way na pumili siya pag nag-switch, edi yung door 3 lang yung pwede, diba? Okay, let's reveal. And the prize is a card. So, panalo siya, no? Another possible outcome. Nagtanong uli yung ating game show host. Sabi ng ating player, I will choose door 2. Siyempre, alam ng game show host kung nasan yung kambing at kotse, no? Okay, ni-reveal ng game show host na kambing yung laman ng door number 1. Tapos tinanong niya yung contestant, are you going to switch or stay? E di kung mag-switch, ano lang ba ang pwede niyang piliin bukod sa 2? E binuksan na yung 1, e di 3. Diba? I will switch, sabi niya. Okay, pakita natin. So, panalo na naman siya. Diba? So, ibig sabihin sa possible outcome 2, panalo siyang pareho. Well, ano kaya mananalo dito sa possible outcome 3? Please select a door. Chinus niya yung 3. O, at random pumili siya ng pinto. Sabi natin door 2 na lang din. Ni-reveal niya kambing. Tinanong niya, are you going to switch or stay? Sabi ng ating player, I will switch. So, wala naman siya yung pagpipili. Ano nangyari? Pinalitan niya yung pinto. Okay, let's reveal. And the player loses. Sir, bakit tatlo lagi yung possible outcome? Tatlo lang naman yung pintong pagpipilian mo. Kaya tatlo lang yung possible outcome. Sa una, piliin niya 1, 2, or 3. Magkakatalo na lang yung result. Depende kung magsiswitch sa or mag-i-stay. Kaya tatlo lang lagi yung possible outcome. Now, let us summarize yung
Possible outcome 1. If the player chooses door 1 and switch, he will win. If player chooses door 2 and switch, he will win again. And if player choose door 3, tapos nag-switch siya, matatalo siya. Nakita niyo siguro yung pattern. Ayan o, ang probability of winning natin 2 out of 3. Kung mapapansin nyo guys, the moment the player chooses the wrong door and switch, he will always win. So, ibig sabihin, dalawang ways para manalo yung nagsiswitch. Kasi dalawa naman yung pinto na wala dun yung jackpot prize. And there is only one way for him to lose. At yun ay kapag napili niya na yung tamang pinto, tapos nagpalit pa siya. Kaya guys, mas mataas talaga yung chance na siya ay manalo pag siya ay nagsiswitch. Okay, so maraming salamat. Sana mag-subscribe pa kayo dito sa aking channel at matuto ng iba't ibang bagay under the sun. And let's go! Kita-kits uli sa mga susunod ko pang videos.